ikaw po ay bago sa aking YouTube channel, please subscribe guys at press mo na rin yung bell button para naman ma-updated ka sa mga videos na i-upload ko in the future. So thank you guys at you are here in Kitchen Daily Recipes na kung saan ay you can check my playlist sa Simple Cooking. Yan yung Kitchen Daily Recipes at patuloy kang mag-browse doon at marami po akong videos na nakapaloob doon. And so guys, sana namang pagluluto, halina po kayo at samahan ninyo ako sa pagluluto ng ito. Okay? So guys, let's do it! Guys, welcome na naman. Andito na tayo nga sa ating isa na namang araw na pagluluto. At tayo ngayon ay magluluto ng beef, guys. And as you can see, ito ay na-marinate ko na. At ito na yung itsura ng marinated pork na kung saan nakita ninyo kanina ay nasa pack pa siya. So, ito na siya, guys. Okay? So, ilalagay ko na lang yung mga seasonings na ginamit ko sa pagmamarinate sa description box below. So, you can please check it, guys. Okay? At ito naman, so, ito ay lulutuin natin yung beef sa, ang sangkap natin ay zucchini. So, familiar po kayo sa zucchini, guys. Kaya, madalas ko itong lutuin, guys, kasi nga, ang sabi ko nga, merong four seasons dito sa Hong Kong. And bawat season ay merong suitable na mga foods, mga veggies, na nice nilang lutuin. Okay, so nga, sinaalang-alang ko nga yung mga seasons kung bakit marami akong zucchini ngayon na niluluto ay dahil summertime na dito, guys. Okay, so yan. So kung hindi nyo pa alam, guys, ito ang itsura ng zucchini. And meron siyang dark green, meron din naman siyang light green na ganito. So ito siya ang ginamit ko, guys. So binalatan ko muna siya at inalis ko yung nasa loob niya, kinayod ko siya. So in-slice ko po siya ng ganito. Kasi nga po, guys, kung hindi nyo kakayurin yung nasa loob niya, yung parang pinaka seeds niya doon, yun yung unang lalambot kapag niluto nyo to. So hindi po siya masarap, parang soggy. Soggy ang inyong lulutuin kapag meron po siyang ganun. So, sacrifice nyo na lang na alisin siya, then, para maging maayos yung ating lulutuin. Okay, guys? And, aside from that, gagamit din po tayo ng red bell pepper and ang aking pinitpit na luya. So, lagi ako sa traditional way na ang luya ko, hindi ko siya ni-slice din minsan. Gusto ko na pinipitpit ko lang din, kagaya ng aking bawang. Yan. And some onions here. So, yan lang, guys, ang ating mga sangkap ngayon. And of course, magagamit tayo mamaya ng seasonings. So, papakita ko po mamaya sa inyo. Ito, guys, ang ating ipiniprepare na lulutuin ngayon sa araw na ito. Guys, tayo na nga ay magigisa at ilagay na natin ang ating luya. So, igisa muna natin ang ating beef. Yan, yan ang una muna nating igigisa, guys. Yan. So, unahin muna natin ang ating ginger. Yan. Ang pinitpit nating ginger. At maglagay tayo ng garlic. Tsaka sibuyas. Yan. Para sa ating beef lamang ito, guys. Then later on, igigisa rin natin lang separate ang ating gulay. Yan. Okay. Na guys, at pwede na nating ilagay ang ating beef. Yan. Yan.
ito na siya guys. Pwede na nating hanguin muna. Okay na to. At malambot. Ayan. So, ang beef ko mga guys, pag matagal ninyong niluluto ay lalong tumitigas yan. Kaya okay na to guys. At hanguin muna natin siya. Guys, ay magpapainit tayo ng ating kawali at tayo ay magigisa ng ating mga bawang at sibuyas. Yan. So, igisa lamang po natin yung ating bawang at sibuyas. Ayan po, continue to fry pa rin ang ating bawang at sibuyas para naman po malasa. Antayin po nating maging a little bit brownish mga guys. Ayan, so continue lang. At ilagay na rin natin ang ating zucchini. Yan, at i-fry natin muna siya. Dahil mabilis lang naman maluto to guys. Yan. So, stir natin siya. Lutuin natin siya ng mga ilang minuto lang naman to guys. Then, ilagay natin ating bell pepper. Nilagay na natin ang ating bell pepper at continually na stir natin po siya. Kasi ang mga gulay naman ito ay mabilis lang maluto guys. Okay, then in a moment ay pwede na rin natin siyang ilagay natin ang ating beef. And then, while stirring mga guys, pwede na ninyong lagyan ng seasonings ang inyong ginigisa. Yan. So, eto na. Nilagay na natin yung ating seasonings. At ito ay composed po ng oyster sauce and a little bit na chicken powder, guys. And cornstarch. Yun. At eto, nilagay na rin po natin ang beef natin. So, stir muna natin para maihalo din yung ating sauce. Then, yan po guys. Done na po siya. Then, in a moment ay pwede na nating hanguin at i-serve. Ito na po siya guys. Simple recipe for now. Beef with zucchini.